Hello, Be. Super big shout out. Nag-live lang ako. Kasi may naririnig akong agam-agam na sistema bagay-bagay na pangyayari sa hanay ng mga OFW. Lalong-lalo na sa hanay ng PhilHealth, no? Big shout out naman sa PhilHealth na 'yan. Ano na namang issue 'yan na madadagdagan na naman ng mga kontribusyon ng OFW diyan na, na andito kami sa ibang bansa, anong mga benefits na makuha na namon? 'Di ba? Diyos ko, wala nga hindi nga kami nakatanggap ng ayuda, tapos magdadagdag pa kayo ng big bayaran namin? Ginoo ko. Ano kala nyo sa OFW gatasan? Mariusip. Tapos ano yung mga agam-agam na hindi kami, ang dami nagsasabi, hindi daw kami nagbabayad ng tax. Paano, saan na pupunta yung padala naming pera? Di ba sa ba Pilipinas yan? Anak, saan ba ako? Dagdagan pa yung madadagdagan pa namin yung ano. Bakit pag nalampusan kami di dos por dos sa Tangkugo, agad-agad ba makuha namin yung PhilHealth na yon? Ang dami-dami, kaya kung gustuhin namin may St. Peter o libre lungon, bibili na lang kami ng lungon. Di kung i-contribute namin, idagdag namin sa PhilHealth namin, di ihulog na lang sa ECCS, dako pa kwarta. Kung mapatay ko, pag namatay kami, agawan pa kami ng kamag-anak, pamilya namin. Oh, di ba? Diyos ko, magdi-demand kayo, magdi-demand sila, tataasan daw yung kontribusyon, magdadagdag ng kontribusyon. Hindi ba kayo, oo, pakita ko pante sa inyo. Oo, ayan, pante ko yan, ipakita ko sa inyo. Mariusip, hihi pa kayo, tatapo ko na nga lang, wala nga ako pambiling, tapos mag-ihiling pa kayo magdagdag. O, tingnan nyo, bra ko, bacon na bacon yan, mariusip, o. O, chinilas, o. Patunay na yan ang chinilas na yan. Yan ba yung OFW? Kala nyo sa OFW, manggaranon? Diyos ko, hindi nyo nga kami sinama sa ayuda? Hindi malang, dapat sinama nyo kami sa ayuda? Magsiguro, masasabi ko pa na, sige, sali ako sa PhilHealth. Kakaluka kayo. Ang dami nang ang bayaran. Nagsitaasan na yung kilo ng galunggong. Nagsitaasan na yung, pati presyo ng kondom, mahal na rin. Mariusip, tapos sabihin nyo, tataasan? Hindi na, uy. E di kung ihulog ko sa PhilHealth, di ihulog ko na lang sa ECCS. Pag namatay ako, bigla akong mabangga rito. E di pag-agawan pa ng pamilya ko yung burial ko. Mariusip, paano namin magamit yan yung PhilHealth na yan? Nandito kami sa ibang bansa. Paano kung naglalakad ako, natapunan ako ng basura? Sigurado ba mga magamit ko yan pag na-ospital ako rito, mamilang po sanay? Hindi ko yan magagamit, uy. Gusto ko nga, kuya, hindi ko yan magbayad niya. Mamabayad, kuya man. Ano kala niyo sa OFW, gatasan? Hindi nga kayo makabigay ng ayuda sa amin? Diba? Pagdating ng eleksyon ng mga kandidato, namimigay ng pera, pero pagdating ng ayuda, wala na. Iniano pa kami nga. Wala na nga halos matira sa amin. Bawasan niyo pa yung kita namin. Ako, kagaya ko, 20 mil ang kita ko. Bawasan niyo pa yon. Huwag niyo naman bawasan. Biko na ngayon. Ayan. Patunay na. Bra ko. Biko na yan. Tapos bawasan niyo pa. Hindi kami yan. Bayani kami yan. Hindi kami agatasan. Scorpio na nanago lang ko. Kaya matapon ako ng basura. Pante ko. Pakita ko sa inyo in public. Hingian nyo pa yung OFW ng dagdag na ano? Buti sana kung lahat ng amo tawag nito. Kung ang amo lahat mabait, sige, bigyan ka namin libre lungon. Diyos ko, pag ako ya, halimbawa kung ako no, pag ako namatay ya, Diyos ko, sako lang 5 piso, affordable price, ngita-ngita ka pa lungon, madunot ka man gihapon. Mariusi, kaya hindi ako pabor dyan sa dagdag na kontribusyon sa PhilHealth. Against ako dyan, hindi ko na iya. Kung mapatay, kuya, sako lang, sapat na, 5 pisos lang. Mabakal-bakal ka palungon man.
Bakit kung nagbigla ko nagtapon, tapos sige ko live, tapos sasagasaan ako, agad-agad ba makuha ko yung pira sa PhilHealth? Ay, ba siguro may laki-laki ng paa ko, hindi ko pa yan makuha. Eh, ang hirap-hirap, kaya mag-ano dyan, maghirap-hirap nga. Dati may member kami sa PhilHealth, ang hirap-hirap magkuha na ano, natulog mo din, nag-live ko din. Sulod na to kay Corpio na. Bunggo ta karon, nag-initulo ko. Mm. 'Di ba? Diyos ko, wag niyo naman anuhin na pahirapan na nga yung buhay dito sa ibang bansa. Wala na nga hadiya mga kasambahay rito. Tapos mag-request pa kayo ng dagdag na kontribusyon sa PhilHealth sa mga OFW. Tapos ano ang isyo? Wala kami dala, wala kami, hindi kami gabayad tax. Ano naman silbi ng mga pa-resibo namin? Ang dami-dami naming resibo every month. Halos wala na nga matira sa amin. Oh. Ngayon, wala nga chinilas Patunay na 'ya, na chinilas namon gabok na. Oh, gusto niyo makita pante ko na. Pakita ko na sinyo. Na, bawasan nyo pa kontribusyon namon, maluoy man kamo, bigyan naman ninyo kami kahit na kunting awa. Tigang na nga kami rito, lapatarugo, tapos nagdagan nyo pa ng kontribusyon, magkano na lang, hindi na nga kami tinataasan ng amo rito, mariusik. Lahat na nga lang pinasukan na namin dito, mga sideline, manigusyo, kung ano-ano. Tapos idagdag nyo pa yung kontribisyon. Tingnan nyo yung kakaspa namon di, kaspa, dake, kalbo na kami rito. Tapos mag-request kayo siyang ano, mag-request kayo kung binigyan nyo kami ayuda, pinili nyo lang yung work, no pay, ganit. Bakit di kami hindi kami apektado sa corona? Apektado rin kami. Galing kay Kaso, ako na mismo nagsabi sa kanila na importante, masaya tayo, may trabaho tayo, tuloy-tuloy ang game lang. Pahirapan nga magkuha dito ng ayuda, mariusip kay ito nga. Tapos ma-request ka mo siyang pataaso ng PhilHealth, naku. Hindi kuya. Hindi tabo man, hindi kaya magbayad, bahala mabungguan ko series. Bahala na diya mapatay kuya. Kung mapatay kuya, sabihin ko sa pamilya ko, isulod yung ko sa sako kag itagbong sa dagat, buhi na ko. Kag mga muyo lang kamo nga kabay taning espiritu ko maka-vlog dito sa tunga sa purgatorio. Amo na gina-request ko. No? Kaya nananawagan ako sa ahensya ng PhilHealth, wag naman ganun kay hindi porket OFW, hindi porket na abroad is manggrano na. Kay kung makita nyo, bigyan ang sapat na ebidensya, yaho. Aboy ko na nigani akong panty, yaho. Bayulit niya, purkadats niya, ho. Nao. Kala nyo, ang dami namin trabaho dito. Tapos, kaya magkano lang kita namin, bawasan pa. Buti kung responsibilidad ng amo yan namin, kay sige, taasin nyo. O ngayon, naglalakad ako rito. Bigla ako na sa gasaan, automatic makuha ko yung PhilHealth. Hindi, pahirapan pa yan. Siguro namatay ka na doon, ha. Butaka ka di dikstro sa ilong, ha. Butangan ka di dikstro sa ilong, ha. Mapatay ka na lang, hindi mo pa makuha yung insurance, ha. O, diba, nananawagan ako dyan. Maluoy ka ba? Ako nga lungod ay ready nyo kayo mapatay na ko. Alagaan mo na sige. Hanggang sa huling hininga ko, tanaan nyo, ha? Mga pamilya ko dyan, wala akong ipon, buslot sa kago, buslot na, ha? Dahil laki doon, hindi ko ginawa. Kaya mo lang na madamog, salamat. Basta, kuya, isa lang yan, mariak, kuya, no? Huwag nyo ako anuin, kay may freedom of speech tayo, may freedom, bawat isa sa atin, may freedom of speech tayo, no? Kaya ako, ya, against ko na iya sa pataas ng padagdag ng contribution. Hindi ko ya sugod ako. Ihulog ko sa PhilHealth, ihulog ko sa ISIS. Kasi ang ISIS, may ano yan, may calamity loan. Pwede kuya ka utang yung calamity loan. Pwede kuya ka kakuha burial kung mapatay ko. Ang pamilya ko kakuha burial. Di ang PhilHealth, yayawan ka na yakuha ya. May maraming may maraming insurance na private na maganda, libre lungon pa.
Dahil doon na lang, doon na lang namin i-invest kasi idagdag namin dyan, pahirapan naman. Diyos ko, huwag niyo na naman, huwag daw niyo dadaga ng responsibilidad ng mga OFW. Ang mahal na ngayon ng Meralco, mahal na internet. O, paano pa kami mag-TikTok kung bawasan niyo pa yung kita namin? Wala na kami pang internet nga rito. Mariusip, kagtunga. Tapos, ikaw, sabihin niyo, hindi kami na, sino yung nagsabi na hindi kami nagbabayad ng tax? Saan na pupunta yung kita namin dito? Sa ibang bansa, kahit mga seaman, o, ang lalaki kaya ng pira pinapadala nila sa pamilya nila. O, lagay natin mababa yung pinapadala ng kasambahay kay, sa mahanay kami ng maliliit na, ano, na pasahod. Pero, pag pinagsama nyo yan, ilan ang mga kasambahay dito sa buong mundo? Hindi lang Middle East, kahit sa ang Hong Kong, Malaysia, Taiwan, kundi hindiin pa lang ang mga lugar na sulok ng mundo. Di kung maganyan, di mag St. Peter na lang kami mag-aranon pa. O, St. Peter, mag-aranon pa. Di siya mag-pilhel. O, gulpe lang ko di dakpon, karong kapulis, tapos gintiro ko. Tapos siya nagdala, tumakbo ako kay ara pulis. Ay, nagtigab ko, thanks God, oh. Tapos na dasma ko, nabali ang tulaan ko. Oh, agad-agad makuha ko yung pira sa pilhet. Hindi, pahirapan yan, ang dami ka pang i-apply dyan. Kukuha ka pa na si Dula, ng kung ano-ano, mga NBI, kung mga ano-ano pa dyan. Ang dami yung chiburichi, kaya tigilan nyo yung bisyo nyo. Huwag nyo nang bigyan ng dagdag. Suliranin ang mga OFW kasi sa magulang pa lang, sa kapatid, sa pamangkin, sa mga tiyahin, tsuhin, kapitbahay, ang dami namin suliranin. Bibili pa kami ng Tubleron, bibili pa kami ng Lux, bibili pa kami ng Nivea lotion, lahat na lang pasalubong para sa pamilya namin. Oh, wala na kami dito. Oh, natawa niyo Braco, o Biko na yan, hingi pa kayo ng kontribusyon. Tunto ka mo, kakalma ka mo da, kay maula ko basura, kay duga-duga ara ng pulis. Nano ka mo inyo yaman? Huwag nyo nadagdagan ang suliranin ng mga OFW kaya hindi kami yamang garanon. Nami lang yamon sapatos, nami amon sapatos, nami amon bayo, pero hindi kami yamang garanon. Pigado kami di. Ay, nano ka mo inyo sistema ni nga dudamo nagidyaga kakaratabo sa nga riit nagidsubong yang kalibutan, no? Uy, nano, gaya ka di labay-labay sa ako nga galayb ko. Ay, bunggo, takakaroon. Nagainit ulo, kumbla sa PhilHealth kung may kontribusyon na bagong. Iyan di buta sa tiya yo. Di sige na. Mula na madamo kayo, salamat. Ipusa, baba mo, ibunggo pa karoon. No, kaya again, sa ako sa PhilHealth na itataas ko ng kontribusyon, hindi yan pwede. Tatay, di doon, maawa ka sa amin. Huwag mo na, ano mo yan, i-decline mo yan. Huwag mo aprubahan yan, tatay, di doon, kay wala kami di kwarta. Oo, kita nyo, pante ko nga, boy, kasi basurahan, hindi pa ako nakabili ng bago. O, yan. O. Yan lang yan, pamamaano ko, na hindi ko yung maghulog yan sa PhilHealth na yan. Kung mahulog ko sa PhilHealth, boy, hulog ko nalang sa St. Peter, kundi puslan pa. O, ilubong pa ko nila yan sa Roaring Hills Memorial Park. Kaya di puta, mag-rano, no, di ba? Sisyal. Pero kung ako yung mapatay, abe, tandaan nyo, shout out sa pamilya ko. Kung ako yung mapatay, ma-overdose ko din sa video-video. Tandaan nyo, sa ako lang 5 kapiso, siya okay na kuya. Pero antes kuya mapatay, matilawi kuya lalaki. So shout out sa mga lalaki nga mga single. No, kung ara ka mo subong nga pamatay ka mo sa akon, subong nga pagitagin ko lalaki nga magmamahal sa akin. Ano, kag pinapangako ko. Pinapangako, Kuya B, hanggang huling patak ng aking minupusal, ya B, ha, hindi ta kaya pagbayaan ya, palanggaon ta kaya, romansahon ta ka, wala ginawa-ginawa ya. Bukod ginaya, isa ka sa ako, bugas, permant ko sa ako, sustinto ya, palanggaon mo lang ko na, love you, bye. Oh, shout out sa mga page da. Kawaton nyo na naman ang akong na video, ha? Kung kawaton nyo ganing akong video, lagyan nyo naman ng, ano, ng Missy Bintito, Mrs. Kalira, nga, ano, kay para sideline-sideline ng gamay pag may time mo, di ba? Kita mo, nag 4 hours lang kaya ang tulog ko. Ali ko ka live-live. Tapos bawasan nyo pa yung ano ko, bawasan nyo pa yung kontribusyon ko, bawasan nyo pa yung income ko, Ginoo ko, hindi na ako nakatikim na sahod ko, magdadagdag na naman ng bayaran sa paano,
madadagdag na naman ang bayaran sa PhilHealth, no? So, kay, hindi, ikuya-puya pa, sugot yung ha, idugangan, di into, o nalang bala na mapatay, bala na mabali ang tulaan, o bala na matumba, kula pilas, hindi kuya magulog sa PhilHealth, yan, mulang na dagong salamat, sukran.